Welcome back to my channel, guys. Ngayon ay may share naman ako sa inyo. Paano ayusin yung outboard tray close error at open tray problem sa HP DeskJet Ink Advantage 2020 HC printer. Yan yung ituturo ko sa inyo ngayon, guys. Pag ganyan yung error niya, guys, ay kailangan natin i-check yung output tray sensor ng ating printer. Nagkaka-problem kasi yan, guys, pag nasira na yung tray ng printer nyo sa ibaba. At i-check din natin, guys, yung feeder pickup loader niya. Dilinisin natin yan, guys. At saka yung printer board sensor. Yan yung ayusin natin ngayon, guys. Kaya kung bago ka pa lang ngayon, guys, sa aking channel, huwag mo sanang kalimutan na i-like, i-share, at i-subscribe na rin ang aking channel para lagi kang updated sa ating mga video tutorial. Kaya kung excited ka na, guys, halika na, ayusin na natin yung printer. Hello guys, ito yung printer natin na nagkakaproblema ng output tray close. Ngayon, ang gagawin natin ay pupunta muna tayo sa computer natin. I-check natin yung control panel. Check natin yung view devices. Tapos, click natin yung printer natin. Click natin yung printer properties. Tapos, click natin yung print test, guys, para ma-check natin kung anong problema niya. Yung guys, output tray close yung problem ng ating printer. Yan yung ayusin natin ngayon, guys, at ituturo ko sa inyo. Ngayon, ang una natin gagawin ay i-disassemble muna natin yung printer para ma-check natin yung output tray close error ng ating printer. Tanggalin muna natin, guys, yung mga turnya nyo na sa likod, pati rin dun sa harap. Yan guys, bali tanggalin natin yung tornilyo na sa harap. May dalawang tornilyo na sa gilid ng printer natin. Ayun guys, bali natanggalan natin yung casing ng printer natin. Yan, iangat lang natin yung casing nyo, guys. Ngayon, una natin gagawin ay tatanggalin muna natin yung cartridge ng ating printer. Yan, pag natanggal na natin yung cartridge ng ating printer ay i-check natin yung tumagas na ink dun sa gilid nya. Yung tumigas na ink, tatanggalin natin yan, guys, para hindi magka-problema yung printer natin. Nilinisan lang natin. Yan, pag nalinisan natin yan, guys, yan guys, ang susunod natin gagawin ay nilinisan natin yung feeder pickup loader ng ating printer. Gagamit lang tayo ng basahan, guys, na medyo basa. Pupunasan natin sa gilid yan, guys, kasi malikabok na yan. Yan, pag nalinisan natin, guys, yan, ibabaligtad na natin yung printer natin. Make sure lang, guys, na wala ng ink na tumatagas sa printer natin bago natin ibaligtad yung printer. Ngayon, ang susunod natin gagawin, guys, ay yung tatanggalin muna natin yung casing ng printer board sensor. Nilinisan natin yan, guys. Nilinisan natin yung printer board sensor ng printer natin. Yan yung printer board ng printer natin, guys. Ang panglinis natin yan, guys, ay yung lacquer thinner. At gagamit tayo ng toothbrush na hindi na ginagamit. Pwede yun yung paintbrush, guys.
Para malinis natin yan, guys, gamit lang tayo ng lacquer thinner. Yan, bali ang paglilinis niyan, guys, sa sensor na yan ay daan-daan lang para hindi magasgas yung sensor niya, guys. Pag nalinis mo yan, guys, patutuyan mo lang ng 30 minutes bago mo ilagay ulit yung printer board sensor ng ating printer. Yan, guys, bali nalinis na natin at napatuyo na natin ng 30 minutes yan. Ipipix na natin yung printer board sensor ng printer natin. Lalagyan natin ulit yung tornilyo niya at takip niya, guys. Ayan, guys, bali natakpan na natin yung printer board sensor ng printer natin. Ngayon, ibabaligtarin natin ulit yung printer natin. Yan yung output tray sensor na may problema, guys. Dapat hindi gumagalaw yan, guys, kasi nasira na yung tray ng ating printer. Kaya lalagyan natin ng foam yan, guys, para hindi gumalaw. Bali gagamit tayo, guys, ng foam saka glue gun. Didikit lang natin sa gilid ng printer natin, guys, para hindi magka-problema yung printer natin. Yan kasi yung dahilan, guys, kaya nagkaka-error yung output tray close ng printer natin. At nagkaka-error din ng open tray printer yung printer natin. Didikitan lang natin yan, guys, para hindi gumalaw yung output tray sensor ng ating printer. Para hindi magka-error problem. Yan, guys, bali isalpak lang natin yan sa gilid para hindi gumagalaw yung output tray sensor niya. Patutuyan lang natin yan, guys, para ma-fix. Yan yung mga error problem ng HP DeathJet Ink Advanced 10 2080, guys. Ang guys, pag okay na yan, guys, tatakpan na natin yung printer natin. Lalagay natin muna yung mga tornilyo, guys, pag natakpan na natin yung printer natin. Ilalagay natin yung casing niya. Tapos ay ilalagay natin ulit yung cartridge niya, guys, para makapag-test tayo. Bali, pa-power reset muna natin yung printer, guys, bago tayo mag-test print. Tanggalin muna natin yung saksakan niya, guys, pati yung USB cord niya. Yan, tapos tanggalin natin dun sa mismong saksakan ng outlet, guys. Yan, tanggalin muna natin yan, guys. Bali, hintayin muna natin ng 3 minutes, guys, bago natin i-press yung power niya, guys. Press lang natin ng 30 seconds, guys, yung power niya, guys, para ma-reset natin yung printer. Ngayon, pag na-power reset na natin, guys, ilalagay na natin yung power cord niya saka yung USB cord niya. Tapos, sasaksak na din natin yung power niya sa outlet, guys.
Ganyan lang ang mag-power reset sa ating mga printer, guys. Yan guys, pag nag-tower on na yan guys, ihintayin lang natin yung mag-initialize yan guys hanggang sa wala ng tunog na marinig natin bago tayo mag-print test. Pag okay na guys, pupunta na tayo sa computer natin at mag-test print tayo. Type lang natin control panel. Yan, tapos view device and printer. Tapos click natin yung printer na HP DeskJet 2020. Tapos, click lang natin yung print test, guys. Yan, bali wala nang error, guys. Ngayon, guys, okay na yung printer natin. Nakakapag-print test na tayo. Ganun lang, guys, ang mag-ayos ng ating mga printer. Sana may na-share ako sa inyo kahit konting idea. Maraming salamat po sa inyo. Walang sawang panonood.